Step 3, search for RJFM 100.3 Makati and listen and relax. Remember, it's free. Nakita po yung tulis, bumunot ng baril. Yung may kulang na pagbubunot ng baril. Tapos pinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas lang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang tulis na mukhang kapre. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Pulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baong. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Bulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Ayan, magandang-magandang hapon. Isumbong mo kay Tupo na po, alas tres na. Tayo na ho dito sa ating 3 o'clock habit public service. Isumbong mo kay Tupo. Ako po si Aline Perez. At ako naman po si Bon Tulfo. Sa inyong likod, ang inyong bagong kakampi. Mula alas tres hanggang alas kwatro ng hapon. Araw-araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa buong mundo. Mm-hmm. Yes, magandang hapon, partner. Minus Kuya Mon po muna tayo today. Dahil ang ating kuya ng bayan ay meron ho siyang mahalagang importanteng appointment. Mahalagang importante. Mahalaga na, importante pa. Yan. Siyempre. Mm-hmm. Kaya ho, bukas kukwentahan ho tayo ni Kuya Mon. Ano ba yung mahalagang importante na yan, appointment niya? At kung ano na nag-ilagay. Ayan. Oh. Anyway, partner, 86. Tama ba? 86 days to go. At Christmas na. 87 kahapon, yeah, 86. Simple mathematics. Kaya, mag-isip-isip ka na ng regalo. Nakaano ka, may listahan ka na ba dyan? Actually, yung listahan, nawawala eh. Mga missing person pala yung nandiyan sa listahan mo. Anyway, basta ho tayo, sabi nga natin kahapon, partner, kahit may pinagdaraanan tayo sa ating kalusugan, may pandemya, eh, hindi natin mapipigil ang Pasko. Tuloy-tuloy pa rin yan. Tuloy-tuloy. Eh, yung celebration ng partner, I think, medyo mababawa. Medyo. May mga advance announcement na yung mga kumpanya, mga ibang government offices partner, na hindi na muna sila magdadaos ng Christmas party. Ayun. Oo, kasi nga, isa sa iniiwasan, maliban sa kailangan magtipid, walang panggastos, yung mass gathering, pinagbabawal kasi. Eh, sabi naman daw partner eh, meron na daw bakuna by the time na November. Sabi ah. Kahit pa paano, kahit may bakuna na, kung bawal pa rin ang mass gathering, baka hindi pa rin kayanin. Hindi, wala. Wala rin ano. Sabagay, tama. At mahirap na kasi, siyempre hindi. Ang mahirap niya, baka mamaya, porque may bakuna na. Hala, bira! Yes, party! Mayroon mo, magkakapatong na sila. Oo, huwag din muna tayo magpakampante masyado. Kahit na meron tayong bakuna if ever man. Ang Pasko naman ay para sa mga kids. Kasi mga kids natin ngayon, mga bata, medyo malungkot sila dahil hindi sila makalabas, di ba? Matagal na silang nakakulong sa mga bahay natin. Pero yung ano, batang isip. Sama na tayo doon.
Tapos sinabi ko na ako. Tapos kung ano mo sa kalye, pag pauwi ng pagkagabi, ang dami mo na makikita ang kumukuti-kutita. Nag-decor na sila. Oh, para naman at least sa ganung paraan, medyo maibsan naman yung iniisip ng mga tao. Lahat na lang, pandemya, problema, walang ganito, walang ganyan. Maganda yun sa mga para pag nakatingin ka, pag nakatingin ka doon sa mga kumukuti-kutitap, nakatingin ka doon sa mga parol, Christmas tree, parang wala lang. Kunyari, di ba? Maisip mo, makalimutan mo sandali na may pangyay. Oh, kahit man lang sandali. Ayan. Yes. Ang ganda kaya. Kayo ba nag-decor ka na? Wala pa. Pero nakikita-kita ko sa Facebook, meron. Pero sa bahay, wala pa. Ako sa Saturday, plano ko na isabit yung aking parol. Oh. Yun naman ang umpisa, parol muna. Parol muna. Yung Christmas tree, yes. Medyo maalikabok eh. Hindi ko alam. Sa nasa bodega eh. Ayan. At saka ano, isa pa doon partner. Di ba pagka magpapasko December, ang daming balikbayan. Yung umuwi from abroad. Kasi mas gusto nila mag-celebrate ng Christmas dito. This year kaya. Ganun pa rin kaya. Actually, partner, sa totoo lang, yung repatriation lang natin, yun na nga yung pinakaregalo ngayong Pasko. Yung iba sa mga problema. Diba? Yung mga pahabol. At sa yung iba, as early as now, at least kahit papano na naumpisahan na nating ayusin yung mga repatriation. At least, maaga ang Pasko. Yan, naman. Importante magkakasama, di ba? Importante magkakasama, correct. Anyway, at samahan niyo po kami ha. May mga good news. Puro good vibes tayo ngayon, partner. Magaganda yung mga kaso natin. Ayan. Mga success story, successful. Uunahin ko na dyan yung isang kaso natin tungkol sa paluwagan. O mamaya, yung mga sumasali dyan, I'm sure. Maraming nanonood sa atin, maraming sumusubaybay. Yung sumasali sa mga paluwagan, meron pala ganun online. Actually, naririnig ko na yung online partner na paluwagan, pero hindi ako naniniwala. Sabi ko, paano magiging sistema? Ano, Gcash? Pasikipan. Parang double standard na naman yung pasikipan na yan, ha? Naku, pag nabanggit natin yan kay Kuya Man, kay Kuya Man yung mag-double. Yung paluwagan, parang familiar ako dyan yung sistema. Pero yung online, yes. Parang bago. Bago sa pandinig ko yan. Mamaya, alamin natin yung kwento. Paano ba yung sistema dyan? Paano yung sistema? Sa mga hindi nakakaintindi. Oo, mamaya papakwento natin din sa complainant natin. At saka kung ano yung naging reklamo niya. At isa pang kaso natin na maganda na rin. Magandang balita yung kaso natin kay Ayas. Gano'ng maganda yan? Gano'ng maganda? Yung kay Ayas Muhammad. Oo, magandang balita natin. Tatapusin na natin, partner. Medyo matagal-tagal na rin ito. Sa wakas, na-settle na. Ito po yung tungkol dun sa bumili ng kotse si Ayas, partner, di ba? Mainit eh. Mainit ang tagpo nila kanina. Kanina, sa kotse. Si Mr. Maramba. Pero anyway, at least naman, yes, good news naman. Good news naman mamaya po. Malaman natin kung ano na ang kinatapusan, ano ang nangyari dito sa reklamo ni Muhammad Ayas laban mo doon sa seller ng kotse. Dalawang unit dapat yon na hindi yung sila nagkatuluyan ng bentahan. Okay, yun, tama. Yes. Yan. Ito pa, yung sa kasambahay, si Aling Adelina. Naalala mo napunta dito na dulugulugo. Na sabi niya 30 years siyang nanilbihan sa isang pamilya sa Cavite. Tapos namatay na yung pamilya niya amo ang nagdadang. Oh, yes, oo. Ngayon na nagkasakit na siya, may pandemya. Pinabayaan na siya. Yan yung kanyang reklamo. At siyempre, hinahabol niya yung separation pay. Malaki-laki yun, partner. Yan, aalamin din natin. Yung nangyari, yung latest dyan, dahil may usap tayong ginawa dito sa kaso ni Ate Adelina. Iyan. Mga good friends, abangan nyo yan mamaya.
At kung kayo po ay may mga komento para lalo pa nating mapaganda ang ating programa, pwede po kayong mag-chat, o partner, mag-chat sa ating Facebook. Hmm. Well, ito, pwede tayong mag-chat sa ating Facebook page sa www.facebook.com/DCRJ810AM. At mapapanood din tayo sa RJ News PH at Radyo Bandido YouTube. Mapapanood nyo rin kami sa Isumbo Mo Kay Tulfo official page. Ayan, naka-simulcast po yan. At of course, yes, at mapapanood rin tayo sa TV. Max, TV. Ayan, wala po lang Sky Cable. Kayo, nakikita nila eh. Red na red ka eh. Wow. Baka naman, ano, in lababo. Joke lang. Joke lang. Nagbibinata. Nagbibinata. Paurong. Anyway, ito sa Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25. Oo, saan nga pala, napapanood na kaya tayo? Gawa na kaya yung sinamaan ng kidlat kahapon, partner, di ba? Okay na daw. Yung Angel B. Okay na daw. Okay na tayo sa Sky Cable. Saan na? Oh, ready na. Papanood na nila tayo. Yes, so this is Santipolo. Yes, Auntie Polo. Pwede rin nung kayong mag-text sa aming mga hotline. Medyo konting pasensya lang at hindi ura-urada kaagad daming masasagot dahil sa dami ho ng mga messages. Ang hawak ko po ay yung 0998-792-6304. So, yung partner, may hawak ko. Ito, ang nakalagay dito. Actually, meron dito 0919-991-8047. Sana naman yan. Aba, ayun sa'yo. Hindi, iba ito. Ah. Ayan. Yung sa station. sa station yun. Yeah. Ayun sa'yo, yung hotline mo. Oh, ano na ba yung bago mong hotline na pagkaganda-ganda ng cellphone? Actually, yung hotline ko po, ay tingnan nyo na lang po dun sa aming official Facebook page. Kasi po, hindi niya memorize. Yan, no. Ang galing smart mo. Number po yun. Medyo nag-trending yun. Ilan libo na rin yung nakakita. Kaya yung telepono ko, naka 73 missed calls, 54 messages. Totoo yan. Yung harap ni Desa. Yung kay Desa po, 0998-792-7179. Ayan. Yung kay Viola, ano ba yung kay Viola? Bago rin yung kay Viola na hotline. Super hot. Kaya po hot lang. Super hot. Okay. Ayan, 0936-933-0811. Ayan. Alright. Sige, ata. Hindi mo na. Mag-doon na tayo sa point one. Doon na talaga tayo, partner. I'm sure alam ng mga lahat sa mga ang isyong mainit ngayon. Ano daw? President Duterte versus anong nasal na dyan, partner? Oh, yung mga mahilig magtatambay sa Facebook. Yung mga stalker, chismoso, chismosa, yes. Mga lahat na mga entity dyan sa Facebook. Post ng post na mga kilikili nilang mabuhok, saka yung mga kung ano-ano pagkain, pa. Pagkain, part ng mga pagkain. Mga pagkain, the Instagram places. Yun, partner. Instagram yun yung pagkain, kadalasan. Oo, meron din. Yung mga wala lang, yung kung saan-saan sila nakakarating, pinupost nila. Hmm. Ayan, yung mga nag-check-in, yung mga feeling excited, feeling horny, feeling kung ano pa ang feeling. Mga sensi-sensi. Malapit na. Yeah, matatapos na ang maniligayang araw pag nagalit si Presidente. Yeah, ito nga, nagagalit nga daw dahil ang sinasabi gusto na daw, parang gusto ko ipatigil, ipasara ang Facebook na atin sa Pilipinas. Hindi pwede ko over the world. Hindi pwede buong Facebook. Hindi naman. Hindi lang sa atin kung sakasakali. Pero I'm sure hindi naman siguro aabot sa ganun, partner. Hindi naman siguro. Isa ka sa malulungkot niyan. Actually, tinitigil ko na yung Facebook eh. Kasi maraming mga maano doon. Mahalay. Saka mga kung ano-ano pa na hindi karapat-dapat sa mga bata ng mga tulad kong. Oh, alam mo ba, partner, sa buong mundo, ika-sixth place tayo sa Facebook user. Alam mo ba? Oh, tingnan nyo yan. Ano tayo? Kaliit na bansa, sixth place. Wow, ha? Kasi po bata,
marunong mag-Facebook. Marunong mag-Facebook. Yung mga lolo at lola, marunong na rin dahil tinuturuan. Correct. Yeah. At kaya yung, ngayon, yung sixth nation na yung partner, ay aabot ko sa 95 million Filipino. Partner, paano hindi naman naabot na 95 million? Eh, isipin niyo yung mga humihingi ng ayuda na tablet at mga kung ano-ano ba cellphone para sa eskwela, eh mas marami pa yata yung oras ng tambay sa Facebook do sa tablet kesa do sa pag-aaral. Kasi kung susumahin mo, ang populasyon natin, nasa 110 million na tayo. Grabe. Baka mas mataas pa. Baka mas mataas. 95 million ang Facebook users. That's almost 80%. Kaya pang sixth placer tayo. Sana may premyo. Ito, premyo. Galit si Presidente. Ayan, oo. Nagagalit siya kasi partner, pinatanggal ng Facebook yung 155 accounts, yun. 11 pages, yes. 9 groups, at 6 Instagram accounts. Ayun. Dahil daw ito sa pangapag ng paglabag sa policy ng social media site. Mm. Oh, yung nilabag daw, partner. Ano ba yung nilabag daw kuno? Eh, naniniwala na ako, partner. Ang isa totoo lang, parang wala naman yata nilabag. Parang sinasabi lang na ano yan eh. Kasi siyempre, kumbaga, invasion of privacy. Di ba na pag-anuhan na yan, na ano rin sa Senate yan, sa US? Si Mark Zuckerberg dahil yung lahat ng profiles, mga ano. Eh, ultimo Amerika, inaano siya eh. Kinukutsa siya. Eh, lalo na tayo dito. Eh, baka binabantayan yan. Bantay yan. Facebook is actually yan. Parang bantay yan. Kasi daw, nagagamit daw. Tsaka yung sinasabi sa mga Ingliserong tulad mo, coordinated authentic behavior. Na. CIB. Yung nagpapanggap ba? Nagpapanggap na Pinoy daw siya, na Pinoy daw siya magpo-post. Dumudugoy lang po ba? Dumudugoy lang po ba? Akala ko tumutulo na ako. May dugo. Coordinated authentic behavior. Tagalogin mo po yan, Alan. Yung mga nagpapanggap daw yan, partner, na sila ay Pinoy. Pero hindi naman talaga. Nasa ibang bansa sila. Hindi pa sila Pinoy. Pero kunyari Pinoy sila. Yung mga gano'n na Yung mga fake accounts, ano partner, sa totoo lang, kung hindi lang sa 150 yan dito sa Pilipinas, napakarami. Minsan, no? Chat. Hello, hi. Ganda nung profile picture, ganda nung... Hamunin mo ng video call. Video call tayo. Hindi ka nasasagot. Ayun. Yun na mahirap. Napakaraming ganun. Kaya si akala Facebook... Akala ko kagandang dalaga yung kachat mo. Yung pala si... Wow, sexy. Ito. Video call. Yun lang naman yung sinabi ng kaibigan ko yun. Sabi niya, pare, video call ko yung... Hindi na sumagot sa akin. Sabi ko, delikado. Anyway, pag-uusapan pa naman daw ito, partner. Hindi pa naman, wala pa namang final na talagang utos ang Pangulo na pag-uusapan. Mm. Ang sabi naman niya, let's talk. Sabi niya, let's talk. And sit down. Let's talk. Eh, sabi niya kasi, I'm allowing you to operate in our country. Pero yun nga, ngayon sa paglabag-labag yun, pinatanggal nga 150, medyo, teka lang, let's talk. Pag-usapan natin yan. Hindi lang yata sa Pilipinas, parte pati sa China eh. Kaya huwag nalulungkot ha, yung mga Facebook user. Kasi biglang parang may nalulungkot na dyan. Pero, hindi pa naman. Pero actually, partner, sa opinion ko, sa akin may humble opinion, dapat matagal nang ginagawa ng Facebook yan. Yan ganyan, mga fake accounts. Napakarami yan. Why only now? Dahil ano, kinanong ganun yun, dahil doon sa 150 accounts na yun, napansin nila na ano, dapat matagal na nilang ginawa yun. Matagal na. Yes. So, tuloy pa rin po tayo, ha? Tuloy-tuloy tayo sa ating pag-Facebook, lalo na yung ating programa, di ba? Napapanood tayo. Nakasalala yung program sa Facebook. Hindi pwede pa wala yan. Panggalin na ang lahat. Huwag lang isang bumukay ito sa Facebook. Yun. Dahil wala na. Pag wala na ang Facebook page. Malungkot. Ang ilang milyong Pilipino. 95 million. 1980s, 1990s tayo. Radyo. Yun. All right. Sige, partner. At mag-break tayo sa pagbabalik natin.
Ito na, tatampok na natin yung ating mga nakapila, mga lineup na good vibe. Ayun. Ayun. Break po muna kami sandali ha. Ang oras na ho namin ay alas 3:26. Babalik ko kami, kay Alex. Pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon, programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anumalya ay lahat kaon, walang witness, lahat na soap. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bold Tulfo, pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey Tulfo, pagpagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 a.m. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. Facebook.com/DZRJ810am. At YouTube channel RJ News PH. Join Arnel Doria as he explores the world of travel, transportation, road safety, and the environment. Tune in to Good Trip every Saturday at 10 a.m. to 11 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. Pag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. All right, partner, magandang hapon sa inyong lahat. Doon Visayas, Mindanao. Kayo po ay nakikinig at hindi po kami nawala. At ako may nagbabalik. Ako po si Bon Tulfo. At, yes, ako po rin si Aline Ferrer. Yes. Oo. Ipokorek ko lang. Ang aking relo pala ay masyadong advanced. Ang oras pa lang po pala natin. Ang oras pa lang pala natin ay alas 3:22. Ako, tapos mo na itong relo ko, bali-bali. Yeah. Anyway, ito, part na yung ano mo, yung babasahin mo. Yan. Yung babasahin mo dyan. Oo. Eh, ito ay isang safety reminder. Ito ay, safety reminder, alam nyo ba na bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay ipinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito.
kasama na ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at may multa na di din bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, thank you NGCP. Thank you NGCP. Oo. O partner, itong mga nag-react na pinag-usapan natin na Facebook. Si Najato Ibrahim. Yes. Najato, narito ako upang magpatotoo, upang ipakilala ka rin ng aking account manager. Na si account manager si Desiree. Pagkalakalan. Marami nang pagkalakalan ngayon using Facebook, di ba? Tama. Tama, Barcelona. Online business dyan. Marami mga correct. Magandang hamon, sabi ni Borja Jerry. Magandang hamon sa inyo dyan at sa mga taga-subaybay ng programang Isumbong Mo Kay Tulfo. Magandang hapon, Jerry Borja. Oo. Ito pa, sabi dito, yung tungkol dun sa Facebook, mabuti daw at behave na ako. Sabi ni Mariten, mabuti na lang at behave ako sa Facebook. Natatakot lang ako manood. Nakapanood lang manood ng live streaming ng Tulfo program. Ayan. Marites, ha? Sa iyong si Marites, nakababad daw siya. Hindi ko maintindihan yung bakit mabait daw siya sa Facebook. Siguro, hindi siya nagpo-post ng mga nega. Ayun. Ayaw niya ng away. Tama naman. Yeah. Sabi pa, bagong panganak daw na baby, may Facebook account na. Yeah. This is to yan. Meron na. Picture-picture. Bago, siyempre, yung mga parents. Oo. Yes. Tapos sabi ni Jordan, ang Facebook daw, nagagamit kasi sa mga scam. Ako, sa pa yan. Online scam. Totoo yan. Mm-hmm. Minsan pati sa krim, yung sa krimen, sa mga rape, partner. Mm-hmm. Diba, nagagamit yan, yung mga chat-chat nila. O, mag-meet sila in person. Yun na, mangyayari na doon sa babae. Ayun. Sabi pa kasi wala na o filter yung video call. Ayaw. Yeah. Actually, partner, sa totoo lang, if I may, itong Facebook, kahit naman anong i-post mo dyan, nagbaviral, kabutihan man o katiwalian. Okay. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Depende talaga sa paggamit mo eh. Kung paano mayroon mo siya gamitin. Mayroon nakakatuwa nga pinanood ko yung mga good deeds. May mga pinupost yung mga good deeds ng mga kababayan natin, di ba? Yung mga inscripted na good deeds, ha? Yun, no. Tama. Mahirap iskripto. Tutuluan ko ito, video mo ako, ha? Ayun, ganoon. Kasi post mo. Yun ang yun ang masama. Oo. Kakausapin ko ito, ha, na mahirap na. Huwag naman. Hindi maganda yan. Bad. Kilabutan tayo sa ganyan. Alright, sige, dito na muna tayo. Sige, patuloy lang kayo sa pag-text at babasahin muna namin sa isa. Unahin lang natin, partner, itong tungkol sa gusto mo yung paluwagan o pasikipan. Sige, paluwagan mo na. Yes, paluwagan mo na. Alright, sige, tumulong sa ating himpilan. Tumulong sa ating himpilan si Sharon Reyes ng Bacoor, Cavite. Para epektibo itong kanyang sinalihan. Kumali siya sa isang online paluwagan. Ang administrator daw ng paluwagan nito ay nagngangalang Bea Chu. Ano itong paluwagan sinasabing online? Pakinggan natin itong pagpapaliwanag sa atin. Para sa kapakanan ng mga hindi nakakaalam tulad ng mga pamilya dyan. Kaya gano'n natin ang kwento ni Ate Sharon. Ano yan, ma'am? Yung sa
online na paluwagan na hindi niya masekal-sekal yung payout namin na June na. Kailan ba kayo nag-start dito? February of this year. Matatapos kami na October. Paano yung sistema nyo dyan? Mag-payout siya ng 5 at saka 20 of the month. Magkano ba yung ipipayout ninyo kung sakasakali man? Yung sa batch kasi namin is 45. Tapos ang hulog ninyo? Every monthly po. Mm-hmm. Kapag single ka ma'am, 2-5. Mm-hmm. Kapag double ka, 5. Yun, 2-5 kada isang tao, partner. Ang hulog. Ng bawat isang parang, tao? Oh, isa. Oh, 2-5 monthly. Tapos bubunod ka, palabunutan yan, kung kailan ka suswerdo, parang ganon. Kung kailan ka tatanggap ng ipon. Ganda yan, huli. Pinakamaganda dyan, huli ka. Huli, no? 45,000 daw ang sinusweldo dito o yung tinatanggap dito pagka ikaw na yung kukuha. Ang nangyari, pero iba kasi ginagawa niya para lumaki partner dalawa, ginagawa niya ng dalawang ulo siya. Kaya may ulo siyang kinukwento. Gagawin niya 5,000 ang hulog niya. Para doble niya naman. Diba? Kaya lang, ito na. Eh, inunin siya na daw ang susunod na susweldo. Parabunan na, napunod na siya. Noon siya na ang kukuha. Ito na kung ano nangyari. Sige, nakasweldo kaya? Yeah. Tapos, ano bang naging problema nito na nakaraan? Ba't hindi mo nakuha yung claims mo? Yung supposed to be na schedule ko na, ang sinabi niya sa akin is, parang day before, yung promise niya is nasa hospital nga gawin niya naman. After a week, nag-post siya na namatay na rin. So, kami, yung pag ganun yung usapan, hindi naiintindihan ka namin. Pero sana, lahat naman kaming batch mo, i-update mo. Kasi ma'am, yung nabanggit ko sa'yo dati, naminili ko siya ng kakabutin. Alam mo yun, yung, okay, feel ko, ikaw lang gusto kong kausap. Eh, ako nga eh. Gusto mga conversation namin. Dalawang beses lang siyang sumagot sa akin. How many times ka nakipag-coordinate sa kanya? Ang dami, ma'am. Madami. Yun. Uhulog na pala, uhulog sila partner ng sa loob ng 9 months. Siyam na buwan ng hulugan. Dito kaya, karon dalawang pala yung kanya. Kaya lang siya, yung term na niya, nasusweldo, wala na, ang dami na daw dahilan. Administrator nila na si Bea Chu. At nalaman pa siya na hindi na pala siya ang hindi pa nakakakolekta. Marami na rin sila na hindi pa nabukay out. Kaya ho, dumulog na siya dito sa atin para magsupong. Kaya lang, partner, tinatawagan natin itong si Bea Chu para alamin natin kung ano yung dahilan niya. Bakit? Kasi ang dahilan niya kay Sharon, kay Shumay na anak, kay nagkasakit. Parang mo gano'n, siguro, gagamit yung pera. Dami. Wala na patong-patong dahilan. Ano-ano. Kaya tinawagan natin si Angel Dessa po may hawak nito. Kaya lang, hindi daw sumasagot itong si Bea. Bea Chu. Ayaw yata makipag-usap kung natatakot siguro nga sagutin yung tawag ng isang bumo kay Tulfo. Ayan ang hirap, gagawa-gawa ng ano. Tas... Oo. Kaya ang ginawa partner ni Bea Dessa, nung ayaw niya makausap, tinext niya ng text. Kailala siya ng isang bumo kay Tulfo. Kaya ang plano, laban sa'yo, ganyan. Tapos, umuwi na siya, Sharon. Umuwi niya sa bahay nung araw din yun, ay update na, development na. Oh, ano yan? Narito ang... Very good. Pustahin ko lang, anong nangyari last time? Actually, di ba, umuwi na ako. Uh-huh. So, nung siguro mga 1 o'clock, mm-hmm. or lunch time yata yun, nagulat ako nag-text. Mm-hmm. Actually, dun sa DM nga, dun sa IG. Kasi normally, talagang hindi nagpaparamdam yan. So, nagulat na lang ako na bigla na akong binigyan ng clip. Yung screenshot. Mm-mm. Wow. Ayun, okay na. Yun, okay na raw, partner. On the same day, na nagreklamo sa atin si Sharon noong September 25. Oh, pag-uwi niya, sumasagot na sa kanya yung si Bea Chu. Nabasa na ni Bea yung mga text ni Dessa na tumatawag pati. Kaya, kanya, meron na magandang balita na yon.
At na-payout na, no, ng kasweldo na itong si Shalom. No. Kaya narito ang action. Okay. Anong reaction mo na nakuha mo na yung online palawagan mo? Ayun nga, yung action talaga ang galing. Ang galing talaga, promise. Oo. Grabe, napabilib ako dun, ha? Satisfy naman kayo. Hindi, kasi on the spot, ma'am, di ba? Mm-hmm. Parang ako naman, experience ko naman sa ibang, sa government na, ano. Mm-hmm. So, hindi talaga ganyan. So, parang papabalik-balikin ka, paabutin ka ng isang buwan, ng 10 years, naka-follow up. Saka sobrang thank you kasi ang bilis. Happy. Thank you, ah. Thank you. Yun, ang galing daw talaga. Yung mga ano mo talaga, yung mga turo mo talaga, yung mga bihasa eh. Desa, good job. Dahil one click lang. Oh. Ilang text lang pala eh. Ang tagal-tagal na tumatawag si Sharon dun sa Bayadyo na yun. Wala. Dinidesa siya. O kung ano din natin. Yun ang mahirap. Tawag at text lang ni Desa. Sagot ang problema. Solve ang problema. Ayan. Ayan. Very good, ah. Very good yan. At salamat sa tiwala sa atin ni Sharon. At sana naman kay Bea Chu, huwag na mauulit na. Pasweldo yung one time. Huwag na sana maulit. Yes. Yan ang pinakaano dyan. Baka mamaya, kita na naman tayo. Kung gusto nilang ituloy-tuloy pa rin yung online, palawagan na yan, go ahead. Pero sana yung may hawak nga ng pera nila. Ay, medyo ma. Pay out sila online. Tama. Alright. Thank you. Diyan sa kaso na yan. Thank you. Dito po tayo sa isa pa partner. Ito na tungkol sa reklamo ni Ayas Muhammad. Ito yung nagreklamo sa atin. Alam mo to, familiar ka dito. Dahil doon sa naudlot na bilihan o bilimahan ng kotse. Diba? Tama. Maalala mo ninyo, bibili ng kotse kaya sa halagang 180,000. Oh, mura-mura. Luma naman. Mga luma, di ba, partner? Oh, luma. Luma naman. Hindi naman ito yung magagara. Kaya ganun yung nababa eh, di ba? Dalawang unit. So, may nagustuhan. So, bibili siya. Kaya lang, sa loko daw. Marami may, daw. May katotohanan yan. Dahil di ba, nung kinausap ko nga siya, tinanong ko, hindi naman dininay yung isa. Eh sabi niya, eh alam naman niya, sir, as is. So, as is, where is. Mga ganun is, where lang. Is. Oo, kaya nga mura, saan ka makakakuha? Ang ganun nga mura ng kotse, buy one, take one. O, diba? Tama. Ngayon, ang gusto mangyari ni Ayas, ayaw na niya, soli na lang niya. Gusto niya, bawi na lang yung pera niya, isoli sa kanya. Kasi hindi naman niya kinuha yung kotse. Dahil ang test drive na niya, nalaman niya na maraming tira. At ayaw na raw i-refund. Kaya siya napapunta dito sa isang pumo kay Tulfo dahil ayaw na raw i-refund sa kanya ni Mr. Danilo Maramba yung kanyang 100,000 pesos na in-advance o diniposito, di ba partner? Kaya ako at ginawa ko natin dyan, ikaw po partner ang may kausap dito kay Mr. Maramba, kinausap mo siya na ayusin na lang. Huwag nang patagalin. Huwag nang problem na malaking issue itong case. Isoli na lang yung pera. Narito po ang bahagi niya. Sir, I am not saying that. I am here to mediate para magkasundo po kayo. Ang ano ko lang po ay, naman nagpapinakawalan ko, Sir Mon, yung 100,000 yan. Paano yung binigay natin sa ahente? Sorry sir, sa totoo lang, kahit balibalik na natin, the customer is not substantially satisfied. Sir, wala talaga tayong magagawa. Sir, mag-gento na lang para matapos lang. Kasi hindi... Kahit magbigay na lang sa 10,000 sa pang... So yung 100,000, 90,000 na lang ibabalik mo para okay, for the... Sir, ano? Okay, sige. Kausapin ko yung tao, si Mr. Muhammad. Bigyan nyo lang na po ako ng date kung kailan po kayo magsisettle. Kausapin ko po yung complainant na ito nga, ito ang settlement. Ipapaliwanag ko rin kung saan po kayo nanggagaling para po malinaw. Ayan. Ayan na naman, partner. Nakikita kita sa TV, oh. Parang busog ka ba dito, eh. Medyo busog-busog ka ba, oh. Mataas pa yung dibdib mo dyan.
Oo. Hindi na ngayon. Ang partner, ang gusto, 90,000 na lang, di ba? Ang solid na niya. Bakit daw? Bakit daw 90 nga? Eh, unang-una, may mga nabigyan daw siya mga ahente. Saka, alam niyo naman, sabi nga, yung word of honor daw, at whatever, kung ano. Eh, sabi ko naman kay Mr. Maramba, sir, eh, medyo hindi nga na-satisfy. Kahit naman ako eh. Kahit sa inyo ko gawin yan. Ah, di ba? Babayaran kita, tapos yun nga, hindi naman pala ganito at ganito. Hindi, sir, alam niya yan. He knows that. Ganon-ganon. Ah, yun nga, alam niya na, as is where is, sabi ko. Sir, kung alam niya as is where is, eh, unang problema yun, ang problema, hindi siguro alam na karag-karag yung binili pan-junk. Ready for, ano na, junk yan tayo. Oo. Eh, kaso partner, yung 90,000 na yan, ayaw, syempre, ni Ayas. Ayaw, syempre, 100 bakit yung binili. Bakit naman daw, oo. Bakit naman daw babawasan? Ha? Eh, kaya lang, syempre, para hindi na maraming... Hindi na magtagal pa. Aabot mo ba naman sa kasungan ito, partner? Hindi na. Kinumbinsin natin si Ayas na tanggapin na yung 90,000. Yes. Na, chance to experience na lang yung 10,000 mo. Ganun talaga. Next time, pagka bibili ka ng kotse, eh, huwag ka basta-basta nagda-down payment nang hindi pa nakikitang mabuti yung kotse, yung unit. Diba? Kaya kanina, nagkasundo tayo, nagkasundo kami ni Mr. Maramba, na pinahatid na dito yung 90,000 pesos partner. Kaya natin pinapunta dito si Aya sa kayong wife sana niya para tanggapin na yung 90,000 pesos. Kaya lang, ang dumating dito yung representative ni Mr. Danilo Maramba kasi may appointment daw si Mr. Maramba. Mm. Pero, ang nangyari, ito ho, pakinggan ninyo. My wife was not with me. Ako bayad kay IGU. Yeah, pero pinaresibo mo daw kay wife. Wife name. Transaction mo naman ito eh. Pareho lang yun. Oo, yun. Yung mga itong sorry na lang. Pati talaga. Lawyer na lang. Parang palengke, partner. Palengke, bele. You know, I will give you abulay. Oo. I will give you abulay. Sabi ko sa Donato, abalay. Mainit ang ulo ni Ayas. Mainit ang ulo. Actually, pag hawak ko nga sa likod niya, yung ramdam ko yung tibok ng puso niya kanina. Kasi sino ba namang hindi, partner? Andiyan na yung 19,000 pesos, may mga papeles na dapat pirmahan para kasunduan. Ayaw i-release, ayaw ipa-release ni Mr. Maramba yung 90,000. Kasi gusto ni Mr. Maramba kay Mrs. Muhammad bibigay yung pera. Naniinis na lang yun. Yung issue ng resibo. Naka-resibo daw kasi kay Fatima doon sa wife. Eh sabi nga natin, Mr. Maramba, ang katransaksyon mo naman si Ayas eh. Si Ayas din ang nagbayad sa'yo ng pera. Nirequest lang niya sa'yo na ipa-resibo kay Mrs. Eh kaso ayaw ni Mr. Maramba ay pumayag. Oh. Naniinis na. Hindi ko alam kung naniinis o siguro nanggigigil din siguro siya. Oo, kaya ginagawa na nga natin yung batas na masettle na. Kasi aalis si Ayas, uuwi ng bahay na hindi niya dala yung 90,000 niya. Diba? Kaya natin sa tabi kahit ang init-init. Sige, narito pa po yung bahagi ng pag-uusap. Yung ring paper. Okay. Pero, have her sign the ring paper. Huwag kang katiwala mo ba sa akin yung pera tsaka ito. You see? I bring it. Kaya, habi ko, huwag kang katiwala sa akin to. Talaga. Yung 90,000. Ayun, ma'am. Nabanggi siya. Solid set. Balikan ito. Nagdala ba niya? Dala niya. Ibigay niya na. Ganyan mga pinamukulang naman. Ibigay niya na.
Alam niyo, huwag niyo nang pabayin yan, sir. Dahil ano lang yan, nakakagalit na yan ganyan. Sir, ibigay niyo na lang para matapos na. Naman! Palengke number two, di ba? May matadero pumasok. May matadero pumasok yung nangangatay. Ay, kasi hinahanap pinit ni Mr. Maramba, si Fatima, yung asawa. Eh, hindi nga pwede bunyay dahil nga buntis. Walang, ano, walang quarantine pass. Hindi pinayagan lumabas ng bahay. Gulo-gulon. Oo, kaya nag-recommend, nagkahanap tayo ng solusyon, nag-recommend ako partner. Pagwala yung pera dito sa office natin, yung papeles, papadala natin doon sa bahay ni Ayas para pirmahan ni Fatima. Bibigyan pa natin ng sasakyan ng driver, papayramin. Pag ibabalik dito, firmado na, saka natin bibigay yung pera. Yung gano'n. Eh kaso parang ayaw talaga ni Mr. Maramba. Yun nga. Pinahapahaba pa nila yung problema na pwede naman nang tapusin ngayon na. Yun doon ako naiinis eh. Kaya bigla nga, ito nga pinakausap ko na sa'yo. Ito nga si Mr. Maramba. Sige, narito yan. Usap nyo. Nagkausap po tayo. Kami po ang kausap. Once na nag-settle yun, nandito po ako. Huwag po kayo muli. Nag-usap naman po tayo. Opo. Hello? Easy, Ten. This is 10. So 50, 60, 70, 80. This is 5 each. So that's 90. Everything. Yeah. All right. So what's your message to Mr. Tool for our program now? Maraming salamat po. Dahil sa inyo, receive ako ng money. Resolve na problema mo. Okay. Thank you po. Maraming salamat po, Ida. Naman, thank you po, idol. Wow. Marunong pala mag-Tagalog, pinahirapan ako. Pinahirapan ako. Hindi, pero doon ako talaga na, so yung 10,000, abuloy na lang. Abuloy. Abuloy, oo. Abuloy. May pinapirmahan lang dito kaya Ayas yung affidavit of release, waiver, and quit claim. Tinanggap naman niya. Pati yung resibo. Yan. So, close it. Very good. Ayan. Kumbaga sa judge eh. Tapos, sarado ang kaso. Sarado na ang kaso. Nagkasundo din sila. Awa ng Diyos. Ay, hindi ka lang. Kaya, diba, walang problema na hindi nagkakasundo mo pinagpunta ako. Sisi palengke na kanina. Hindi mo kahit nagkapalengke na kanina, okay lang. At least na-resolve ba? Na-resolve ba naman. Okay lang. Sige. Okay, isa pa. May pa tayo isa dito. Ito yung isang kasambahay partner, si Aling Adelina. Ito yung sabi niya, siyang nanilihat sa pamilya ako yung sa pasarili ng Dalaga si 900 Oy, napakatagal na panahon na paninilbihan. ang nakausap na niya dito, partner, yung pangalan ng anak na si Doktora Yung anak, yes. I remember si Doktora, yes. At kausap po ni Kuya Mon noon si Aling Adelina at si Doktora. Ito, pabalikan po natin yung isa.
Ano po bang kaya natin na doktora? Total, matagal naman na nilbihan sa magulang mo ito. Ano, titingnan ko po kung magkano pwede kong maibigay sa kanya. Hindi naman biglaan. Pwede kong staggered pay sa kanya. Papayag ka ba na 2,500 for every year of service? So... Yes, sir. For 25 years, 62,500 pesos. Okay, can I give that in like three staggered payments? I don't... Pwede ba installment, Mana? Yes. Ah? Yes. Sige, kami po maging witness dito, doktora. Okay. Sige. Sige po. Okay. And then, sir, after that, ha, she will not make me gulo-gulo anymore, ha? Yeah. Ang konyo. Si doktora, Inglesera, pero 62,500, hindi mabuhay. Kaya maling pa naman. You're not making gulo anymore for 62,500 pesos, SSS. Oo. Kinupyot natin partner ayon sa... Kinupyot para nabilaukan. Umbo. 62,000. Hindi nga, 62,000 dapat yung pera. Sige na lang. At least si Maramba, 90,000 binigay, kinaltasan niya na lang. Pag-ibay dito, hindi ata kinukapad, eh, no? Hulugan. Pwede well, social yung hulugan. Don't make me gulo anymore, ha? Yeah, promise. 60,000 divided by 4,000 nangyari. Ayun, dama. So, 15,000. Sige, 15,000. Four gifts. At kung isang araw nga yan, partner, pinapunta na okay na yung mga first gift. Kasi pangako eh. September 25 first gift. Second gift. Oh, malapit na. Ha? You're not gonna make gulo me anymore sa third gift. Yeah. So, where's the first gift? You promised us. Ha? You promised. Pinapunta natin. I don't know. Yung 15,000 na first gulo. First gift. Ito po, ang reaction at pa-update sa atin ni Anita. Sige. Ano ang nangyari nung nagpunta kayo? Mali, ano po niya eh, binigay niya po eh, 15 po eh. Magkano yung total na makukuha ninyo? 62,000, ma'am. Yun na lang daw po yung makukuha ng kapatid ko na reciprocation fee na wala na raw po siyang dapat ihingiin pa pag naibigay na raw po yung kabuuan noon, reciprocation fee. Bali, ma'am, sa 25 po uli, ma'am, eh. So, kada 25 ng buwan, makakatanggap kayo ng tigki-15. 15 po. Napapasalamat naman kami kay Sir Tulfo at natulungan naman po kami, ma'am. Oh, sige, sa susunod, balitaan mo na lang ulit ako. Text mo lang ako, ha? Kung anong mangyari sa susunod na pagkikita niyo. Sige po, thank you, ma'am. Yeah, sa mga susunod na game.
ngayon, hindi tumupad eh. Diba? Ang magkalimutan na naman sa give. Partner na, natuwa ako kanina doon sa nag-uusap sila ni Kuya Mon. Di ba sabi ni Doktora? Para sabi niya gano'n. Oh ha, just gulo-gulo na. Sana sinabi na lang ni Kuya mo. Eh, bayaran mo na kasi ng diretso, Doktor. Ha? Para, wala nang gulo. Wala nang gugulo sa'yo. Kaya mo lang eh. Eh, talagang guguluhin ka eh. Apat na give ba naman? Kaya ka eh. Actually, napinito na lang si Adelina dito sa give. Give na lang. Sige na lang. Ang mga ang ano dito sa partner ang maunawain dito si Adelina yung kabayan ng maunawain. Ayun, tama. Unawain nga, pandemya, baka nahihirapan dito sa Tora, yung ganun ba? Nahihirapan, oh yeah. Nahihirapan, at di ba, dapat mo nakaunawa. Dapat. Ang nakaunawa yung kikukomplainan pa. Yung ay, babayaran. Oo, or versus katulong. Ang napagkasang yung ano, yung kasambahay wins. Ayan. Ayan o, hanggang December daw pa to make gulo-gulo. Ah, hindi ba 25, sakto, December 25 partner, Pasko. Gano'n make ano, sa Noche Buena. Eh. Kasanta, Pasko niya, si Adelina nito. Meron siyang 17,000 na pula. Ayun. Yeah. May butal na... May butal na 3,000. Tama, 60 nga pala. 17,500. Baka naka pwedeng tagdagan ni Doktora pa mas ko, di ba? Oo. Kasi ganyan yung pagkulingin. Sinakto pa talaga ni Doktora, 25, ano? Ang saya, di ba? Ayan. Ayan, at least masaya ito nung usapan ni Sabi. Thank you, Doktora. Thank you, Doktora. No more gulo-gulo anymore. Doktora, katuwaan lang. Hindi naman po kayo pinagtatawanan. This is ano, something funny lang. Peace, peace. Yeah. Yeah. Good vibes lang. Hindi ko yung sarili kong tumawa. Hindi ko kaya. Pasensya. Pasensya na po. Pasensya na po kayo mga kaibigan. Ayan, sabi nung nagtatext sa atin, salamat daw sa ito po mo kay Tulfo at sa Narisol Bible. Ayun. Ay, naman sabi. Ano kung pasyente niya mo, babayaran mo rin siya ng pasyente. Oh, sabi ni Ati Maribel, gaya-gaya mo sa mon. Yung pagkakas mo yung si Don. Marami tayo nakakasalamuha niyan, Marites, Diyos ko. Yeah, don't make me good. I'm having a hard time. Yes, I'm trying to ano naman eh. Oh, nga pala, it's already 25. Due date na pala. Ay, naku, may ano ba ito, may opera yung patak-patak, pabibigay sus naman, sabi niya. Hindi naman patak-patak ang servisyo ng ngayon. Tama. So of course, yes, 40 years. My. Bombay. Sabi nga nila, Bombay ang peg. Ating. Ating. Bombay. Kaya nga hindi nga si Muhammad ang Bombay dito eh. Kapalay mo ba? Diba? Tama. Tama si Muhammad pala yung Bumbay dito. Si Bumbay eh. Pero si Muhammad na nabayaran. Nabayaran, oo. Oh, iba, Bumbay talaga. Kolektor. Jesus, good Lord, ano ba yun? Alright, tapos. Masaya lang po ang ating programa dahil mga na-solve po, na-resolve po lahat ng mga katong sinitoy natin today. Salamat po sa ginawa yung pagtutok sa amin at sa napatawa ng verify na po. Maraming salamat po sa inyong ginawa pagsubaybay sa amin. At binabati ko muna ang nanay ko, Alan Berga. Ayan. Hello. Si Yahoo si Ate. Hello. Ate, ito lang ato dulo. Alright, bukas na po mga kaibigan. Susunod na po ang programa ni Tito
At ako naman po si Bon Tulfo, nagsasabing it is better to give than to receive. Yeah, to receive. Okay, yeah. I will receive, but not receive. Thank you, Bon. Okay. Bukas mo ulit. Bye-bye. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.